Kaginit na usapan, umakagabong mga yan. Diskusyon na may resolusyon sa kauna-unahang talakseri sa telebisyon. Face to face now with pambansang kapitana, Miss Ami Perez. Kamusta po lahat ng ating mga sausawera at lausawera sa buong mundo? Handa na po ba tayo sa talakan? Saan ba kayo, sa mula o sa puti? Miss S.O. Ryan, ready na rin ba? Ready na mga kapatid natin dito, Hans, kayo sa puti! Ay, syempre, excited na rin! Kausawa na! Saan ba tayo? Ay! Face to face na! Gusto mo bang makisaw-saw na araw na kaibigan? Baka yan ay solusyonan! Sinong sisipango? Face to face! Sinong minite? Face to face! Mga kapatid, salubungin po natin ang rumaragasang blessing. Kaya dito lang dapat sa pambansang barangay hall ng Pilipinas. Sabay katulad din yan syempre ng ating mga kasawsawan online na walang sawang tumututok sa ating programa. Tulad na lamang nito ni Rommel Lagmay, Chang Ami. Amazed na amazed kaming mga taga-Saudi sa iyo. Kasi ang galing mong host. Uy, salamat po. Marunong kang makipag-usap sa kahit anong age group. Pag matanda, gumagamit ka ng po or ho. O kaya naman ng opo at oho. Kitang-kita yan sa mga episodes ninyo. Saludo kami sa inyo. Happy viewing din kay Barangay Captain Reynaldo Baluyot. At sampu ng kanyang mga kagawad at tanod dyan po sa Bilolo, Orion, Bataan. At sa lahat ng mga kababayan natin na nandyan sa Saudi, mag-ingat po kayo at mahal namin kayo. At Kuya Rommel, maraming maraming salamat sa patuloy na pagmamahal at suporta ninyo sa ating programa. Salamat po talaga sa inyong lahat. At ako po pa rin ang inyong pambansang kapitana na hindi po magsasawang magpapaalala sa inyo na kung may problema ka, harapin mo, pag-usapan natin yan. Abay, eto ang hindi lang ka-face to face ng ating mga kasausawan dito sa studio, sa back to back, sa side to side, kasi naman sa talaga ang taong papawi ng lungkot at lumbay na mga sausawero at sausawera natin ang nag-iisa. Bukod dangi, walang katulad. Sa lang ang pwede dyan sa pwesto na yan. Kaya sorry na lang sa iba. Sorry naman! I see Hans Mortel! Siyam! Naku! Mukhang ako nga lang yata talagang nag-volunteer. Yung iba kong kakilala, sabi nila, medyo nakakakaba daw yung mga tinatamaan ng pilya, natadaganan ng mga nag-aaway. Pero tayo, kami ng mga sausawero dito, alam namin kahit may mga ganong eksena, magiging okay ang lahat. Aba, siyempre, confident kami sa kakayahan nitong tatlong taong kasama natin. O bay, narito ang ating legal expert, Attorney Benedicto Acosta Jr. At syempre, ang ating Doctor of Psychology, Dr. Camille Garcia. At syempre pa, ang ating Reverend Father, Father Sunny Merida. Mga kapatid, sila ang ating trio, Pagapayo. Na kung kahit anong gulo, confident akong kayang ayusin ang tatlong ito. Pero bakit daw itong si Chong? Parang hate na hate ang jowa ng kanyang pamangkin. True, mainit ang ulo ni Chong sa kinakasama ng kanyang pamangkin. Hindi na raw kasi kayang idaan sa mabuti pang usapan. Kaya mabuti na ang mag-upa ka na lang. Oh no, oh why? Don't be like that. I don't like pala. Oh why? Yan po ang ating face-to-face issue of the day. Batang ama, hanap ay kaboksing. Kaya sariling kinakasama ang inaasinta. Nag-game television na po sa sahanin namin eh. Kahit tulog na lang din siya sa menu. Inaawin niya pa yung, ano, yung tumangin ko. Pag ginakainom siya, pag ginugulo kami, yung si Silas na inggit, hindi lang niya tanggap na siya yung bunso, wala siya ng pwesto. Pagbago ka na, bubugbugin kita pagka nakita kita. Hey, kasabayan kita. Dapat nga bang manghimasok si Alberto sa buhay ng kanyang pamangkin? Face to face na! Ang kanya pong babala kung hindi raw madadaan sa magandang pakiusapan ang kinakasama ng kanyang pamangkin, hindi na daw po siya magdadalawang isip upang ito raw ay upaka. Naku, wag naman po sana. Malalaman po natin kung ano nga bang mga kadahilanan dito po mismo
kay Alberto Hugo. Pasok! Kuya Alberto, itong sinasabi mong kinakasama ng pamangkin mo na ipinag-iinit ng ulo mo, sino to? Anong pangalan? Si RJ po. RJ, anong problema kay RJ? Eh, wala na po siyang kwentang ano po eh. Mm. Bali, wala po siyang trabaho. Gano'n na ba siya katagal na kinakasama ng pamangkin po ninyo? Ano rin po, siguro mga 4 taon, mga 5 taon na rin. 5 taon, gano'n na katagal. Ilan po ang anak nila? 2 po. 2? So, bukod po sa walang trabaho, ano pa yung nakita ninyong problema dito po kay RJ? Nakaka-discarte rin po siya ng mga, tas iniinom lang po, tas sinusugal. Paano po ninyo nalalaman ng lahat ng ito? Nakikita ko po. Nakikita nyo, kasama nyo sila sa bahay? Opo. So, 5 taon na pong ganyan ang nangyayari at ginagawa nitong si RJ? Hindi, nakulong po ako ng 3 taon eh. Okay po. Bakit po kayo nakulong? Eh, away po. Trouble. Napatrouble. Okay. Pero parang siguro naman ho, nagbago na tayo. Hindi na mainitin ang ulo natin. Opo. Parang kinabahan ako doon, Kuya Alberto, ha? Hindi na, ha? Promise. Hindi, may itang ulo ko sa kanya ho eh. Nagalit ako sa kanya ho, hindi. Kasi kalalaya ko lang ho, ganun yung pinakita niya sa akin. Bakit po? Ano bang pinakita sa inyo? Eh, nakikita ko po yung mga pabangking ko po, sinasaktan ho niya. Yung mga bata? Pati bata. Bakit po? Eh, paglasing ho siya, inaaway niya pa. Eh, palamuin niya nga sa bahay. Kayo po pa nakikita ko. Kaya yung po bang tinitira nila ay kanino po? Akin po. Sa inyo po? Apo. Bahay po ninyo o kwarto po? Kwarto ko po yun. Kwarto ninyo? Oh. Bakit sila na po ang nakatira? Eh, nakulong po ako eh. Ah, so nung nakulong kayo, sino po ang nagpatira sa kanila doon? Eh, magulang ko po. Ah, nagpaalam naman po. Oo, oh, hindi. Nangungupang sa magulang ko, eh, inunawa na po ng magulang ko. Walang trabaho po yung lalaki. So, kumbaga, parang hindi tulong na lang doon sa iyong pamangkin. Ano ba ang pangalan po ng inyong pamangkin? Eh, Jennifer po. So, Jennifer. So, parang tulong na lang kay Jennifer, doon sila pinatitira. Eh, paanong nabubuhay po yung inyong pamangkin? Eh, may discarte po yung pamangkin ko na may, ano, titinda ko yung negosyo po. Oo. Oh, oh. Eh, so, itong talagang RJ, pasaway po, pasaway wala nang trabaho, nananakit pa. Nananakit pa ng anak niya, pati asawa niya po, nagigita ko po. Kaya, pagka nakakainom mo ako, siya ko pinagbabalian ko po. Kaya nasasaktan nyo rin? Nasaktan nyo na po ba siya? Saktan ko po siya. Kinausap po ba ninyo? Eh, sana pinaliwanagan ninyo, hindi yung sa pananakit, hindi kayo magkakaunawa. Hindi ko nung agad siya sinaktan eh, pinaliwanagan ko nung po siya eh, sumasagot po siya ng ano, balagbag. Ano paano ko? Po ba yung sumagot ng balagbag? Eh, ano daw pakialam ko? Eh, asawa daw niya. Eh, sabi ko, magkalapatan ako, bahay ko yan eh. Ano po yung sabi ko sa kanya, at pamanggin ko yung inaasawa mo. Ano pong reaksyon ng mga magulang ni Jennifer? Alam po ba nila yung nangyayari? Bali, wala lang po eh. Ako na lang po nagano sa kanya dahil kasi naano po ako eh. Pusin po ako sa pamangkin ko dahil kasi ginagalang si Jennifer po, anong sinasabi niya? Eh, wala lang po. Umiiyak lang po. Eh, yung tatay ni Jennifer, walang sinasabi? Wala po. Ah, saan ang tatay niya? Patay na po yung tatay niya. Ah, patay na. Bali, stepfather na lang po. Ah, okay. So, si yung stepfather niya. Yung nanay niya, anong action ang ginawa tungkol doon sa problema na yun ni Jennifer kay RJ? Kinukonsinti na lang ko dahil yun sa 2 bata. Maraming beses na po bang nagsumbong sa inyo si Jennifer na ganito ang ginagawa ng RJ? Maraming na rin po. Bago po ninyo nasaktan itong si RJ, sana po kinausap ninyo. Kinausap ko na po yan eh. Mga ilang beses yun na pong sinubukang kausapin siya? Hindi na siguro po yung 5. Oo. Oh. Maraming beses na rin po siguro nangyayari. Pero hanggang ngayon, nagsasama pa rin sila ni Jennifer. Nagsasama. Eh, malamahal po ng pamangkin kong asawa. Oh. Abay, bakit nga ba ganun itong taong ito? Wala raw po siyang kwentang ama dahil nga siya ay batugan, sinasaktan pa ang sariling anak, pati na rin ang kanyang kinakasama na pang pamangkin naman po ni Kuya Alberto. Ano nga ba ang katotohanan? Ikuwento mo nga sa amin, Eduardo RJ Iniciso Jr. Pasok! RJ, anong problema at bakit binubugbog mo ang iyong kinakasama? Hindi naman po totoo na binubugbog ko yung asawa ko. Aming yung tao lang eh.
Nagulit ako na nga eh. Nagigita ako na nga eh. Wala kayong nang kwenta ng ano eh. Baka ikaw yung walang kwenta. RJ, alam mo ba kung sinong kausap mo? Suwin yan ng kinakasama mo. Uy, suwin ko po siya. Sa personal talaga yung ginagawa niya sa akin, nire-respeto ko siya. Pero diretso ang tanong, sinasaktan mo ba ang mga anak mo? Sinasaktan ko po yung palo lang po, pag-disciplina. Ano naman kayang klaseng palo ang sinasabi na yun ni RJ at kung anong disiplina yun? Pag-disiplina ko po sa mga anak ko, yung hindi naman po yung talaga yung pananak na tawagay child abuse. Yung tama na yung sampalo. Yung sa bunutan mo? Hindi naman po na sa bunot po yun eh. Pag-ano lang po. Bakit yun ang napag-alaman namin at ginawa na pananaliksik ng aming staff? Tinabunutan mo ang bata. Hindi naman po totoo yun eh. Ano kaya ang buong paliwanag ni RJ kung bakit niya sinasaktan ang kanyang anak, pati ang kanyang kinakasama, kahit wala na po nga siyang trabaho? Malalaman natin yan. Pakatutukan nyo, dito lamang po, sa paborito niyong kasama tuwing umaga, ang Face to Face. So ang pinapaliwanag sa akin ni RJ, kung kayo ay magbibisyo, huwag sabay-sabay. Ngayong araw, alak, bukas, sugal, alternate pala. Hindi ko naman pag pinag-aralan yun eh. Talagang ano lang, parang habis ko lang yung ganun. Huwa! Face to Face is brought to you by Effer Bilena. Beauty.